A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa bihi nasta'in wa 'alaihi natawakkal wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd mamina mahalkum mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay patungkol po sa panganib. Gaano ka panganib ang tinatawag na masamang inggit at ano ang magagawa ng isang tao upang ito ay magamot mula sa kanyang sarili. Ang pagkakaroon ng inggit ay ito ay likas sa isang tao. Ngunit may mga tao na ito ay hinayaan, may mga tao na ito ay ginamot at may mga tao na yung nagsikap na labanan niya itong tinatawag na pagkakaroon ng inggit sa kapwa. Meron pong dalawang klase na sinasabi ng ating mga ulama na ito ay tinatawag na dalawang klase ng pagkainggit. Ang una ay ang masamang pagkainggit. Ang masamang pagkainggit ay ito yung inggit na nakita mo ang biyaya ng kapatid mo at gusto mo na mawala ito. Ito man ay magkaroon ka o hindi, ang hangarin ng tao dito sa kanyang pagkainggit ay mawala itong biyaya ng kanyang kapatid. Subhanallah. Pangalawa ay yung tinatawag na mabuting pagkainggit. Na sa Arabic ay tinatawag na ghibbah. Ito yung nakita mo ang biyaya sa kapatid mo at gusto mo na magkaroon ka ng ganung biyaya na hindi mo hinahangad na masira yung mawala yung kanyang biyaya. So yan ay pinapahintulutan sa Islam. Pero ang pag-usapan natin ngayon ay yung tinatawag na gaano ka panganib ang masamang pagkainggit. Yung mabuting pagkainggit ay nabanggit po ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung mabuting pagkainggit. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na la hasada illa fithnataini rajulun atahullahu ilman aw atahullahu Quran. Dalawa yung nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dalawang tao na sabi ng propeta, walang dapat kainggitan maliban sa dalawang tao na ito. Una ay sila yung binigyan ng Quran o binigyan ng kaalaman at ito ay tinatawag na itinuro niya umaga, gabi, ito ay tinatawag na ibinahagi niya sa mga tao. Pangalawa ay tinatawag na nabanggit sa hadith na sinabi ng propeta na walang inggit maliban sa dalawa. Una rito yung binigyan ng kaalaman at ito ay kanyang ipinamahagi. Okay? Pangalawa, yung binigyan ng kayamanan at walang mga pintuan ng kabutihan maliban sa ito ay tinatawag na ginawan. Ito ay iginastos niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay tinatawag na mga tao na dapat kainggitan ng mabuting pagkainggit. At dito yung ghibba, yung tinatawag na sana ay matulad tayo sa kanila na sila ay binigyan ng kaalaman na kanila itong iginugol kay Allah, itinuro nila sa mga tao. Ganun din yung mga tao na binigyan ng kayamanan at ito ay iginugol nila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga maswerte, yung mga tao na dapat kainggitan. Okay. Ganun din na ang pangalawang inggit na banggit natin ay yung masamang inggit. Na ito ang dapat nating iwasan dahil ito ay napakadelikado. At kabilang sa mga panganib ng inggit, masamang pagkainggit. Ito yung tinatawag na hangarin ng tao na makita niya yung biyaya ng kanyang kapatid na masira, mawala yung biyaya ng kanyang kapatid. Magkaroon man siya o hindi, ang mahalaga yung mawala yung tinatawag na inggit doon, mawala yung tinatawag na biyaya ng kanyang kapatid dahil sa siya ay nagkaroon ng masamang inggit. So ito, masamang inggit na ito ay napakadelikado. Kabilang sa mga panganib nito ay yung tinatawag na dahilan ng pagkakawatak-watak. Dahilan ng pagkakawatak-watak. Ito man ay tinatawag na sa mga magkakapatid, sa mga magkakamag-anak, sa tinatawag na mga magkakaibigan at iba pang mga kasama sa trabaho. Dahil sa pagkakaroon ng inggit sa kapwa, sa kapatid, sa kapitbahay, ay nagkakaroon ito, nagkakawatak-watak. Yun ang isa sa pinakamalaking epekto o panganib ng masamang pagkainggit na ito. Maraming mga tahanan
mga magkakapatid hanggang ngayon di nag-uusap dahil lamang sa pagkaingit sa bawat isa. Ganun din, mga magkakaibigan hanggang ngayon di nag-uusap. Bakit? Dahil sa tinatawag na ingit na nangyari sa kanila. Mga magkakamag-anak, subhanallah, nagkaroon ng ingit sa kanila. Kaya ito ay lumaganap yung tinatawag na galit sa bawat isa at sila ay tinatawag na lumaganap yung tinatawag na pagkakawatak-watak. Subhanallah. So ang ito inutos sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hanggang tatlong araw na hindi mo papansinin kung may galit ka sa kapatid mo, sa sino mang kapatid mo sa pananampalataya, ay binigyan tayo ng tatlong araw. At pagkatapos ng tatlong araw ay kinakailangan na pag tayo ay nagkita ay babatiin mo siya ng assalamu alaikum. Dahil kapag namatay ang isang tao ay nakapending ang kanyang gawain kapag hindi niya kinakausap ang kanyang kapatid. So napakadelikado ito, mga magkakaibigan. May mga ito pumapasok dito minsan kahit na yung tinatawag na magkapatid na buo, kahit na minsan may mga kaalaman, meron din minsan mga ustad, meron ding mga mga tao na matagal na sa Islam, ano pa man. So dito, kailangan ay gamutin ito ng tao. Ito ay isa sa panganib ng tinatawag na ng pagkaingit, ang pagdahilan ito ng pagkakawatak-watak. Ganun din, kasama ito sa ang dahilan din o kasama sa mga panganib ng pagkaingit ay dahilan ito ng pagmamayabang ng tao. Dahilan ng pagmamayabang at tao. Kaya makikita natin, marami si Iblis ay nagmayabang. Bakit? Dahil siya ay naingit siya kay Adam alayhis salam, kaya siya ay tinatawag na nagmayabang. So dahilan ito ng pagmamayabang ng tao, dahilan ng hindi niya pagtanggap sa katotohanan. La hawla wala quwata illa billah. Okay, kabilang din sa mga panganib ng pagkaingit ay yung dahilan ng pagpatay. Subhanallah, dahilan ng pagpatay. Bakit? Ang pinakauna na kwento na ito ay nabanggit sa Quran, yung mga anak ni Adam alayhis salam na si Qabil at saka si Habil. Si Qabil ay at saka si Habil ay sila ay magkapatid, pero may panganay sa kanila, magkasunod lang sila. At ang nakasanayan ay yung kapatid ng isa ay mapapangasawa ng bunso at yung bunso ay mapapangasawa niya yung panganay. Yun ang tinatawag na nakasanayan sa angkan ni Propeta Adam alayhis salam nung bago pa lang nanganganak ang nanay natin na si Hawa upang dumami ang mga tao. At dahil dito, si Qabil ay meron siyang isang babae na yun ang dapat niyang pakasalan, at si Habil meron din, ngunit yung isang maganda ay napunta kay Habil. So hindi ito tinanggap ni Qabil at siya ay tinatawag na nainggit kay Habil, at hanggang sa tinatawag na dahil sa kanyang pagkaingit dahil sa kanyang pagkaingit kay Habil ay humantong sa pinatay niya si tinatawag na Habil. So dito mismo sa Quran na ikwento na nangyari ito. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lahat ng pumapatay ay mayroong kasalanan. Mayroong tinatawag na kasalanan itong si Qabil, dahil siya ang tinatawag na unang pumatay. Siya ang unang pumatay. Okay, yun ang tinatawag na dahilan ito ng pagpatay, itong pagkakaroon ng tinatawag na inggit. Ganun din, dahilan ito ng pagkawala ng kabutihan ng tao. Sinabi sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab." Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung hasad, yung masamang pagkaingit ay kinakain niya ang kabutihan ng tao, na katulad ng tinatawag na pagkain ng apoy sa tinatawag na yung panggatong. Subhanallah, nakita niyo yung panggatong? So yan ay kinakain siya ng apoy. Ganyan ang inalintulad ng propeta, yung kabutihan ng isang tao kapag siya ay punong-puno ang kanyang puso ng pagkaingit, at yan ay nagiging dahilan ng galit sa kanyang puso, ay nawawala saysay ang kanyang tinatawag na mga kabutihan. Ganun din, kasama rin ito sa tinatawag na dahilan, yung pagkaingit ng paninirampuri. Paninirampuri. Ghiba wan namima. Okay? Yung tinatawag na paninirampuri, at ganun din pagsisismis, siraan mo ang iyong kapatid, dahilan yan. Kaya nga, mapapansin natin, kapag tayo ay nag-uusap,
Bakit palagi na lang na kapag nabanggit ang pangalan ng isang tao, kapag tayo ay naiinggit sa kanya, syempre, makikita mo ang isang tao, kanyang babanggitin ang kanyang mga tinatawag na mga kapintasan, kanyang sisiraan, kanyang sabihin na ganyan, ganyan, ganyan. So, doon ang tinatawag na isa sa mga dahilan na isa sa mga dahilan ng tinatawag na ng panganib na ito, panganib ng inggit ay yung tinatawag na dahilan ng paninirampuri sa isang tao. Subhanallah. Ito ay nakakasira sa mga gawain ng isang tao. Yung paninirampuri, lalo na yung tinatawag na yung mga tao na wala namang mga masasamang mga gawain, pero sinisiraan pa rin, patuloy pa rin ang pagsira sa mga pagbanggit sa kanyang mga masasamang mga gawain, mga kapintasan, hindi nababanggit yung kanyang mga mabubuting gawa. Na ito ay napaka-unfair kasi ito eh. Kasi napakaraming, alimbawa, napakaraming mga biyaya na o kaya mga kabutihan ng tao na yun, kaibigan natin, bakit hindi natin mabanggit at nababanggit lang natin ay yung kanyang mga kapintasan, subhanallah. At ganun din na minsan may mga tao na dahil sa inggit, ay wala kang maririnig sa kanya kundi yung tinatawag na paninira sa kanyang kapwa. Yun ang isa sa dahilan na nasisira ang ating mga gawain dahil nabanggit sa hadith na darating ang tao sa kabilang buhay na marami siyang kabutihan. Pero yung kabutihan niya na ito ay darating ang mga tao na sila ay nakapila doon upang kumuha, kukunin nila ang kanilang karapatan sa tao na ito. Bakit? Dahil yun ay sinaktan sa pamagitan ng kanyang salita, ito ay nanirampuri, ito ay tinatawag na sinaktan niya sa pamagitan ng kanyang kamay. So, ang kukunin nila sa kabilang buhay ay kabutihan. Hanggat sa, nabanggit sa hadith, na kapag wala ng kabutihan, hanggang sa wala ng kabutihan ay yung mga kasamaan, mga masasamang gawain ng mga tao na ito, yun ang ibibigay nila doon sa tao na ito. At bilang panghuli, ang pinakamasamang epekto ng tinatawag na pagkaingit, yung masamang pagkaingit ay hindi magiging masaya ang tao na ito. Subhanallah. Ito ay pansinin natin, ano? Ang tao, kapag punong-puno siya ng pagkaingit at galit sa kanyang kapwa, ay hindi siya magiging masaya. Bakit? Dahil ang puro nasa isipan niya ay ano ang meron ang kanyang kapatid, ano ang meron ang kanyang kapitbahay, ano ang meron ang kanyang kaibigan. So yun ang nasa isipan niya. Yun ang palaging ano, parang CCTV. Tapos titingnan niya, tapos matutulog yan, hindi makatulog kasi naisip niya may bago silang tinatawag na sasakyan, may bago silang bahay, may ano sila. So hindi maganda yung kanyang ano. Kaya nga sinabi ng mga ulama, kung maramdaman mo sa sarili mo ang hindi ka maging masaya sa kasiyahan ng iba, may biyaya ang iba, may bagong sasakyan, may bagong bahay, may magandang asawa, may bagong cellphone, may mga bagong biyaya sa kanila, may mga anak sila na mabubuti, pumasa sa exam, ano pa man. Kapag naramdaman ng isang tao na hindi siya masaya sa biyaya ng kanyang kapatid, ay meron siyang tinatawag na inggit sa puso niya. Kaya kailangan itong labanan. Kailangan nating labanan. Kapag naramdaman natin ito, na hindi tayo masaya sa kasiyahan, sa biyaya ng ating kapatid, ay ibig sabihin ay meron tayong inggit sa puso na dapat nating itong labanan. So dito, ang pinakahuli, at ito yung pinakamatindi na sakit, na subhanallah, napaka ano to, kasi una, yun ang pinakahuli na babanggitin natin, ay yung tinatawag na hindi magiging masaya. Wallahi, ang taong punong-puno ng galit, punong-puno ng inggit sa kanyang kapwa, hindi niya mararamdaman ng kasiyahan. Kasi kahit na anong meron siya sa buhay niya, ay hindi sapat sa kanya. Kasi yun ang nakikita niya. Kaya nga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tingnan mo ang mas mababa sa'yo, huwag mo tingnan ang mas mataas sa'yo, para makita mo ang dami ng biyaya sa'yo ng Allah. At sinabi rin sa hadith na kapag ikaw ay nagising sa umaga at meron kang, ikaw ay malusog ang pangangatawan mo, meron kang pagkain sa oras na iyon, at ikaw ay payapa kung saan ka naroroon, ay ikaw ay parang tinipon sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang biyaya. Subhanallah, napakaraming biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero may mga tao na puno na ang kanilang refrigerator, puno na ang kanilang bahay ng mga appliances, puno ang kanyang wallet ng pera,
Pero subhanallah, pati problema, pinuno niya ang puso niya ng inggit, pinuno niya ang kanyang puso ng tinatawag na galit, pagkamuhi sa kapwa dahil sa pagkakaroon ng inggit. Subhanallah. So yan ang pinaka dapat linisin ng isang tao sa kanyang puso na napakadelikadong sakit, dahil ito ay hindi lamang siya, maging ang tinatawag na ibang mga tao ay maaapektuhan ito. Ang kanyang gawa ay mabuti ay maapektuhan. Ang mga biyaya niya maapektuhan. Ang kanyang tinatawag na pansariling ano, yung kanyang mismong sarili ay maapektuhan dahil sa inggit na ito. So ngayon babanggitin natin yung tinatawag na mga gamot upang magamot natin siyempre ang sarili natin kung nararamdaman natin ito. Unang-una, tayo ay magpakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag naramdaman natin ito, magpakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ang nagbibigay o ang may kapangyarihan sa lahat at kaya bumago sa lahat ng bagay. Siya ang pwedeng bumago sa ating puso. Pangalawa, ay palagi tayong manalangin sa ating sala, manalangin tayo sa kapag tayo ay manalangin kay Allah sa ating sujud, kapag tayo ay sa gabi, manalangin tayo bago tayo matulog, ya Allah, linisin mo ang aking puso mula sa pagkaingit. Linisin mo ito. Okay? At yan ay isa sa dapat nating ano? Sinabi ng Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sinabi niya, wa qala rabbukum. Sinabi ng inyong Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala na manalangin kayo sa akin at ako ay ito ay tatanggapin ko sa inyo. So tayo ay manalangin sa ating sujud, sa ating sala, pagkatapos ng sala, sa gabi, na linisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso. Siya ang may kakayahan sa lahat ng bagay, bumago sa ating mga puso. Siya may hawak sa ating mga puso. At ang pinakamahalaga rin, kakabilang din dito sa magiging gamot natin sa tinatawag na inggit, ay yung makontento ka sa anong meron ka. Makontento ka sa anong meron ka. Yan yung dating ano natin, paksa natin, nakuha natin yan. At maging makontento tayo sa anumang itinadhana sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung itinadhana sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una-una ay ang Allah ang labis na nakakaalam kung ano ang makakabuti sa atin. Alam niya kung ano ang makakabuti sa atin. May mga tao na sinabi ng Allah sa Banal na Quran, asa an takrahu shay'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu khaira wa huwa sharrul lakum. May mga bagay na akala niyo ito ay mabuti sa inyo, ito ay masama sa inyo, pero ito palang makakabuti sa inyo. Okay, may mga bagay din na akala niyo ito ay makakabuti sa inyo, ito pala yung makakasama sa isang tao. So kung ano man ang binigay sa atin, wallahi, dapat tayong maging makontento sa itinadhana sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ito ay ano sa atin, makakabuti sa atin. Sinabi sa hadith ng halimbawa, nagkasakit ang tao, nasunog ang bahay niya, nadiskrasya ang kanyang sasakyan, nabangkarap yung kanyang business, nawalan siya ng trabaho, ano man ito. Magpasalamat tayo kay Allah at magtiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang tinatawag na may kakayahan sa lahat ng bagay. Merong isang hari, dalawang magkaibigan na sila ay naligaw sa isang gubat. At nung naligaw sila sa isang gubat, ay subhanallah, yung isa sa kanila ay tinatawag na naputol itong isa sa kanyang mga daliri. Ha? Sa kanyang mga daliri. Sinabi ng isa sa kanila, sa kaibigan niya, na magpasalamat ka kay Allah. Sabihin mo ang alhamdulillah. Sabi ng tao na ito, paano ko sasabihin ang alhamdulillah? Naputol ang aking daliri tapos sabihin ko alhamdulillah? Subhanallah. Sabi niya, maaaring ito ay mabuti sa iyo. Alam ng Allah kung ano makakabuti sa iyo. Subhanallah. Nagalit ang kaibigan niya na yun. At nung sila ay nasa kagubatan na, naligaw sila. At naligaw sila sa mga tao na ang mga tao doon ay kumakain ng tao. Subhanallah. Subhanallah. Sa panahon natin siguro sa ibang may mga parte ng ibang mga kagubatan na hindi natin alam. Sa Amazon, baka meron. Pero ito yung nakwento, ito nabagit ang ating mga ibang mga ulama. At pagkatapos, yung isa ay tinatawag na nakawala. Pero yung natira, na nahuli ng mga tao doon sa gubat na yun, ay yung isa sa kanila na naputol ang kanyang daliri. Ha? Naputol ang kanyang daliri. At sinabi ng hari nila na bago nila kakainin, bago nila iluluto, anong gagawin nila sa kanya, ay sabi niya, tingnan niyo muna kung may parte ng kanyang katawan, at pagkatapos ay
tingnan nyo kung baga, baka may kapansanan. Subhanallah, tiningnan nila ang kanyang katawan at nakikita nila na putol ang kanyang daliri. Kaya sinabi niya, pakawalan nyo kasi hindi pala pwedeng kainin sa kanila o hindi nila pwedeng pakialaman kapag ito ay mayroong kapintasan. So, subhanallah, yun ay isa sa dahilan na makikita natin na yun pala talaga makakabuti sa kanya. Dahil kung di dahil doon na hindi siya tinatawag na, hindi siya makakaligtas. At marami pang iba. Minsan, susubukan tayo ng Allah. Bakit? Para maalala natin ng Allah. Dahil ang tao, meron akong na-experience. Isang nagtatrabaho dito sa Middle East. Pumunta ako, may kaibigan ako sa isang opisina, isang sa kulungan. Tinawagan ako, sabi niya may Pilipino rito. At kausapin mo kasi siya ay tinatawag na Pilipino rin. So kinausap ko siya, syempre nagdadawa tayo para kay Allah, para sa ano, ay pinapakilala natin sa kanila ang relihiyong Islam. Yun ang isa sa mga gawain namin dito sa ano, Islamic Center. So ito pala ay dati siyang, ano siya, balik Islam siya. Pero kwento niya sa akin, sabi niya, noong normal pa yung sahod ko, mahigit 2,000 ang sahod ko, ako ay sinasabi niya na palaging active ako sa Islamic Center, ako ay nag-aaral, ako ay kasama palagi ng mga kapatiran. Pero subhanallah, mayroong kumuha sa akin na bagong employer, bagong tinatawag na amo, at nag-usap kami na ako yung hahawak doon sa kanyang tindahan. At lumaki ang sahod ko kasi kalahati kami ng sahod, yung kikitain, at nagkaroon ako ng sasakyan. At dahil doon, nakalimutan ko ang Islamic Center, nakalimutan ko ang masjid, nakalimutan ko ang tinatawag na pagsasala. Dahil every Thursday o every Friday, bumababa ako sa tinatawag na Jeddah, kasi dito yun sa Taif nangyari. At bumababa siya sa Jeddah, kasama na ibang mga barkada, nagsimula na siyang bumalik sa dating ano niya, yung naglalasing na. Subhanallah, kaya sabi niya, kaya ito nangyari sa akin. Siya mismo nagsabi, dahil paalala sa akin ito, para maalala ko ang Allah dahil naliligaw na ako. Allahu Akbar. Siya mismo nangyari nun. So minsan, may mga pagsubok sa tao na yun pala ang makakabuti sa kanya. Si Robin Padilla, hindi lingis sa inyong kalaman, siya ay nagdroga, nalulong sa droga, nakulong. Yung palang dahilan, makikita niya ang relihiyong Islam. Allahu Akbar. May mga dahilan, may mga... Kaya nga, magtiwala lang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi natin alam. Sabi nga nila, na habang may buhay, may pag-asa. Sa Quran, hindi pwede. Binanggit ng Quran na, wala tayo aso min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa at habag at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede sa isang Muslim na wala na mawalan siya ng tinatawag na tiwala kay Allah. So panatilihin natin ang ating tiwala habang nabubuhay tayo. Sinabi yan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung tayo ay tunay na magtitiwala kay Allah ay magiging katulad natin yung tinatawag na ibon na siya ay tinatawag na aalis kapag umaga at babalik sa kanyang bahay na siya ay busok. So yung ating kakainin, yung ating future natin, yung ano man meron tayo, syempre, gagawin natin yung makakatulong sa atin. Pero huwag natin kakalimutan na lahat ng bagay na yan ay nakatadhana. Nakatadhana yan kay Allah. Isinulat na yan. 50,000 years bago nilika ang lahat ay ipinasulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala mangyayari sa atin. So tapos na yan. Kailangan lang natin ay magtiwala kay Allah at gawin natin ang makakatulong sa atin. Ganun din na kasama sa dapat nating mga gamot dyan ay kapag naramdaman natin yung inggit sa ating kapatid, ay panalangin natin siya na maging mabiyaya siya. Yun ay isa sa gamot. Yun ay isa sa gamot din na dapat natin gawin kapag naramdaman natin yung tinatawag na nainggit tayo sa ating kapatid, sa ating ano, kamag-anak, sa ating kaibigan, ay ipanalangin natin siya na manatili ang kanyang biyaya o kaya ay biyayaan pa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Nabanggit sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man na manalangin sa kanyang kapatid ay merong anghel na magsasabi na, Ya Allah, tanggapin mo ang kanyang panalangin at ibigay mo sa kanya ang katulad ng kanyang panalangin. Allahu Akbar. Ang Allah ay maawain. Ang Allah ay makatarungan. Ang Allah ay mahabagin sa kanyang mga nilika. Kaya narapat lamang magtiwala tayo sa kanya. Magtiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At
bilang panghuli, syempre huwag nating kalimutan sa ating tinatawag na pang-araw-araw na pamumuhay, yung palaging pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil napakarami po ang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa pinakamalaking, palagi kong sinasabi ito sa mga brothers, sa aking sarili, isa sa pinakamalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginabayan tayo sa relihiyon ito. Dakilang relihiyon. Dahil bilyon ang tao, 6 billion ang tao sa mundo, no? 6 billion? 7 billion ang tao dito sa mundo. So ilan ang Muslim? At isa tayo sa ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha. Biruin mo, ilan ang mga tao na sumasamba sa baka, sumasamba sa daga, sumasamba sa ribulto, sumasamba sa mga imahe, sumasamba sa mga larawan, sumasamba sa mga daga, at iba pa. Allahu Akbar, Subhanallah. Pero tayo, Allahu Akbar. Sapat na sa atin ang tayo ay kanyang ginabayan sa dakilang relihiyon. Kaya kahit na ito lang isipin natin minsan, napapansin natin, napakalaki ang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo ay magpasalamat palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin ang pagkakaroon ng inggit. Magpakupkup tayo kay Allah, makontento tayo sa binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at manalangin tayo palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay kabilang sa mga pwede natin gawin upang mawala yung inggit na anumang nararamdaman natin sa ating mga puso. At sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawagati pala ang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibilang tayo sa mga tao na minamahal nila ang kanilang kapatid ng tunay na pagmamahal. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hindi magiging kompleto ang iman ng isa sa inyo maliban lamang sa mahalin niya sa kanyang kapatid ang bagay na gusto niya sa kanyang sarili. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y pagiging kompleto, pagiging totoo, pagiging tapat na iman kapag ginusto natin sa ating kapatid ang kabutihan na tinatawag na gusto din natin sa ating sarili. Ako po muli ay bumabati sa inyo at nagpapasalamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.